Hello! Magandang araw! Mga kapapakarudrud kalablaw! Nandito naman po tayo sa ating panibagong topic or tutorial, no? Para po sa ating systematic driving or driving etiquettes. No? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa aking mga video, sa lahat po ng mga nanonood. Salamat po ng marami. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Huwag kalimutang i-press ang button para ma-notify sa lahat ng video yung gagawin ko pa. Paki-like and paki-share sa iba. No? So, maganda po ang magiging topic natin ngayon. No? Ang topic po natin ngayong pag-aaralan ay ang tamang paglusot ng mga motor sa mga sasakyan, lalo na po sa mga truck driver na gaya namin, no? Kung inyo nababalitaan, maraming mga nasasagi, naiipit pa nga kung minsan, no? Ng mga motor. Bakit? Dahil sa mali po ang kanilang ginagawang paglusot. So, sana po sa mga nagmumotor diyan, ito po ang aking video ay magbigay po sa inyo ng magandang tips, no? Dahil talaga naman po ito po ang tama nating gagawin kung tayo ay isang nagmumotor. Kung gusto nyo po na ang buhay nyo humaba pa, sundin nyo po yung tips na sasabihin ko. Mahilig ka ba magmotor? Or ikaw ba ay nagmumotor? Papasok sa kalsad? Sa trabaho? Pauwi? Nakamotor ka? Maganda yan. Nakakatipid ka. Pero ang tanong, bilang isang nagmumotor, alam mo ba ang dapat na posisyon mo kapag ikaw ay lumulusot sa mga sasakyan, lalo na sa mga isang truck, yung mga ganito kalalaking truck, or kahit yung mga six-wheeler na truck? Alam mo ba kung saan ka dapat lumulusot? Alam mo ba kung saan ka lagi dapat nakaposisyon na nakikita ka ng driver? So guys, no, sa mga nagmumotor po, wag na wag po kayong lulusot, number one, sa gawing kanan. Bakit? Kasi po hindi po namin kayo nakikita. Nakafocus at nakakonsentrate po madalas ang aming mata dito sa bandang kaliwa dahil yun po ang unang-unang nakikita ng mata namin. Titingin lamang po kami dyan sa kabila kapag ka kami ay lilipat ng linya, or else kung kami ay balak na lumiko, titingin po kami dyan. Hindi po namin kayo basta-basta mapapansin. Buti sana kung kotse kayo, pansin ka agad kayo namin. Ang iba nang gagaling sa likod, bigla na lang lulusot, no? So hindi po kayo mapapansin. Pag hindi kayo napansin, sigurado salpok po kayo. At sigurado ako, minsan buhay ang kapalit po nito. So mga nagmumotor po dyan, nawa po ang aking video ito ay maging aral po sa bawat sa inyo. So, pakikita ko pong tips mamaya sa inyo na nakunan ko na may mga mali na paglusot at tamang paglusot. Yun po ang inyong gayahin, yung tamang paglusot, no? So, paano po? Sana, kung hindi mo pa alam bilang nagmumotor, ang tamang paglusot, ito pong video ko ay nakatulong na po sana po sa inyo, no? Upang ang inyong buhay ay lumabig pa, humaba pa, huwag po natin sisingitan ang mga truck sa gawing kanan. Sapagkat uulitin ko, hindi po namin kayo nakikita, lalo na kung sa mga trailer. Hindi po kayo yan minsan napapansin. Kaya kung minsan nababalitaan, di ba? Isang motor na ipit ng isang truck, daylan, lumusot sa kanan, di ba? Kasi kung sa kaliwa ka po lulusot, hindi po yan basta-basta ikaw mano. Kasi mapapansin ka po kaagad, no? So sana po, nakapagbigay po ng magandang tips ang aking videong
ito sa inyo, lalo na sa mga nagmumotor. Traffic guys, so so, nawa po ay nakapagbigay ako ng magandang impormasyon sa inyo. Ang aking Papa Road Love Safety Driving and Road Tips, nawa po ay nakakatulong po sa lahat po ng mga motorista na hindi po alam ang kanilang gagawin sa kalsada, lalo na po sa mga motor, no? Na laging sa kanan, sumisingit, hindi ko alam kung bakit. Ulitin ko, madalas kayong maiipit dyan pag nasa kanan kayo dahil hindi po kayo mapapansin ng driver. Sana po ay nakakatulong po ako sa inyo, at kung napapansin po ninyo mali ang estilo ng pagdadrive ninyo sa mga motor dyan, nagmumotor dyan, ay baguhin na po natin upang ang buhay natin ay humabahaba pa, no? So mahirap ang ma-involve sa aksidente, pagkatapos kayo nang may kasalanan, kayo pa ang masasawi. Sayang ang buhay. Ingatan po natin ating mahalin. So, kung kayo po ay nabigyan ng tips sa aking mga video ito, or nasatisfy po kayo, wala po kayo bang gagawin kundi pa kayo nakapag-subscribe o hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo at paki-press ang button para ma-notify ka sa lahat ng mga video gagawin ko pa. At paki-share sa iba and paki-likes din po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Asahan niyo pa po ang maraming mga video ang gagawin ko pa, mga tip sa kalsada, mga pagmaneho o safety driving tips na aking ituturo sa inyo. Marami pa tayong pag-aaralan, pedestrian crossing, ano bang ibig sabihin niyan? Sino bang may karapatan diyan? No? Ano ba ang ibig sabihin ng no left, no right turn while on red signal? Marami pa po yan. Marami pa tayong dapat na pag-aralan. Yung mga dapat nating lusutang mga linya, ano ba ito? Ano ba ang kulay nito? Ano ba ang hitsura niyan? Dapat po nating natututunan bilang isang driver yan, no? So maraming salamat po sa inyo, no? Nawa po ay nakatulong sa akin, sa inyo, ang aking systematic driving na ito o driving etiquettes. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. See you at my next vlog. Mwah. Oops. O nga pala. No? Ulitin ko, huwag po tayong palaging parang nagmamadali. No? Dahil baka aksidente ang ating maging gawi. Kawawa naman ang pamilya nating naghihintay sa atin na umaasa tayo ibabalik pa. Yung pala, bangkay tayo na uuwi sa kanila. Magkaroon po ng tamang disiplina sa kalsada upang aksidente ay maiwasan. Bye-bye!